pumasok sa meta, you're gonna be using like a very, masyado na silang passive. Oo, tama-tama. So, yeah, I guess maganda yung ginawa ng Vanguard doon. Parang yung mga sly plays na, sige, ubusan natin ang tank to para wala silang choice. Kasi kay Garot Kacha, honestly, ultimate lang yung titingnan natin eh. Exactly. Aside from that, wala na. Exactly. Yung ones that umalon siya and he actually taught someone, that's it for Gato Kacha. Well, aside from that, we'll be having a team rundown for Team Aether. We have Kuni Kenji, Kari ni Teng, Kagura ni 666, and Gato Kacha ni Jeyo, and Kaja ni Lue. For the side of Vanguard, we have Superman on this Minotaur, Boyet on Kufra, Wilson for Leomord, Greed on Esmeralda, and Goofin on Gushon. Goofin. Medyo, somehow, it actually rhymes. Okay, it's gonna be Goofin. Well, we'll see ko. Well, alam naman natin, Doofin is one of the best Gushon players. Oh, naman. So, nakita ko yung Leomord nila, top 7 Leomord ng Pinas eh. Okay. Hindi ko maganda bigayan eh. Tingin ko din, maganda yung bigayan. So, what you're actually seeing right now, dyan sa live natin, don't forget to share and follow the page. Up for grabs dito. So, nandito na tayo sa top 4. Yung malalaglag dito will not be taking any money at all. So, sayang, no? Yes, kasi top 3 lang eh. Top 3 lang. Top 1 will be 25,000 followed by 15 then 10 for the third prize. That overall we have a 40k prize pool and shout out daw kay Prince Santiago. Sabi niya po shout out po sa mga brother kong Vanguard, Prince VG Manny. Yo no, 'di ba? Sa kayo mga ano niyo diyan, kung may mga hashtag kayo diyan, kung ano yung mga sinusuportahan yung team dito sa dalawa to, it's either you AE usually sinasabi na AE lang pala. Oh, mga ganun. Hashtag AE win. Oh, ano ba sa Vanguard? Kasi finesse, they use like Maladax. Oh, so ano ba yung hashtag ng Vanguard para sa inyo sa mga supporters ng Vanguard? Papashare naman dyan, para may ma-hashtag na din kayo. Mm-hmm. And then, of course, early game, normal rotations lang, walang bago. Kasi, nag-uunahan lang sila makapunta ng level 4, gaya nga lang sinasabi namin. This meta kasi, mas inclined siya sa kailangan matapos mo yung game ASAP para making sure na hindi mag-online. Si Kagura, si Kari, or sa side ng Vanguard, si Leomord, I guess. Kasi the rest, parang balance naman eh. Mm-hmm. Most of the time naman pagkagalito yung mga lineup natin, yung mga hindi masyadong aggressive, they tend to use naman, or technically, sa paglabas ng turtle, that's where the first skirmish comes from, or may mag-level 4 na mauna. Parang dito yung Kagura, which is si 666 nga, pero papasok dito si Goofin sa may harapan, mapapatay nga nila dito si Kaja, that's the one good one, pero dito si 666. Staying under third para safe, pero dito nagkahampasan si Paan, nagbobolahan si Boyet, saka si Kenji, but Kenji apparently does not have the ultimate, sayang. Feeling ko malapit kung ano, Way of the Dragon sa pagmumukha. Gusto ko yung banat ng nagbobolahan. Parang nagpo-flirt. Silang dalawa lang eh. Oh, it's no homo yun. That's a no homo. Okay. Ay, well, shout out nga pala kay Rebo na nasa stream. Rebo. Friend Rebo. Yes. Napakagwapo niya nung MPL. Napakaganda ng katabi niyan. In fairness, nadaanan ng camera yan. Pares ako nilalaglag kita. Good swaps pala wala dito. Si CJ Rebo na nanonood ng laban natin ngayon. Shout out sa iyo dyan. Alright, so ito na, turtle already up. So, Vanguard actually eyeing the first objective of the game. Lumipad utak ko doon. Has been secured by Gushon. So, okay, tama ko take na uli. Either non-contested, I guess, kasi malayo din sila noon eh. They actually took a different objective, which is a tier 1 tower onto the top lane. Pero I don't think natapos nung show natin. Ang sakit, Police Star Moon, parang nangangatin ang agad yung dalawa. Nakamdaman mo yun, di ba? Oo. Diba? Out of the game pero basically yun talaga yung ano eh, yung parang nakakatakot ni Esmeralda. Yes, nung pinakilala siya, she's more on sustain, nasa backlines lang, pero pag dinner's type mo siya, early game 2 or 3 minutes matatakot ka na sa kanya. Exactly, yes. Given, pero dito mo ang tatalon na dito yung ating Gato Kacha, pero the damage will still be there. Tumatakbo doon si Wilson sa may bandang likuran. Gio still unscathed, hindi na damage, pero hindi pa tapos ang aggression dito. Lue trying with the divine judgment. Oh, huli na dito yung Kubra, and the crab is actually gonna be going into the side ng Aether. Napakaganda ng divine judgment, and si Goofin na lang ang natitira dito. Feeling ko kung kaya niyang pumalag si Gecko, naglabas ng mga daggers na kapatay, mamba out sinalo ang umbrella, pero wait, under third siya, so safe pa rin. Gusto ko yung ginawa niya, mabilisan lang ba? Exactly. Okay, nakuha ko na, alis yung bilis nung kamay nung ano doon, nung Goofin, medyo props yun. I mean, given na
tatlot or apat nga yata yun nandun na napitas niya yun, tapos nag-incandescence out na lang siya. Mm-hmm. Mabilis. Actually, mabilis pa sa pass. Gusto, ibigay niyo ang gusto kong linyahan. Yeah. Eh. Si Gusen yung ano eh, isa sa mga heroes na kailangan talaga malupit yung mechanical skills mo. Mm-hmm. Tapos na artsy, scenario. Uh-oh. And in this case, I think kasama na sa lineup ko si Gufen kasi ang ganda ng galawan niya. Mm-hmm. Eh. Tinutubo niya sa kiri niya. Ewan ko pre, medyo... Madaming mga Gusion users sa inyo eh, honestly. So, parang sila butters yata, nakikita ko, nag-Gusion sila. Yeah. Well, ayun, let's go back dito sa laro natin. So, the Gusion is actually having a good time sa laro natin na to. Technically kasi, a Gusion is also a hero na kailangan niya rin talaga mag-snowball. Hindi siya yung hero na comeback material. Tama. Kailangan niya yung siya yung nagdidikta ng face ng laro. He needs to shine. Kailangan pag may Gusion sa team, siya yung magdidikta ng tempo. So, as much as possible, dapat rotate siya ng rotate gaya ng ginagawa ni Gufen. So far, check ako dyan. Maganda galawan niya. And AE securing the third turtle of this game. Hindi na contest ng Vanguard yun. So, balik na sila sa lanes nila. Saka ano lang sila, no? Parang palitan tayo na, you get the turtle, we get the tower. Parang palitan tayo ng objective. Eh, pero dito, madidikit nila sa may bandang pader, may mamamatay, pero makakatakas pa dito. Yung ating Kufrat, mapapatay pa rin. As well, yung Gato Katcha, 666, try to give a damage. Carry will go down on the side of our labor. At nag-Milowatch Fury, tinamahan pa rin naman yung Kagura, pero yung Superman will gonna go down as well. Green, eto na, patay na ang ating Esmeralda. Patayo lang sila, ako po, ano nangyari dyan si Kufen trying to bag another kill, pero of course, sayaw lang dito, tinalon, killing spree na, and nakabag siya ng isang kill. Mamba out ulit. Pansin ko yung Vanguard tumigil sila doon bigla. Somehow, pero... Feeling ko yung... And we are actually having someone dito, yung Esmeralda, medyo nag-DC yata siya. Oh no, We can't pause, wala pong remake, so sana makapag-reconnect siya. Pero Boyd, nasa gitna ng lahat, nag-bouncing ball muna, trying to get away, pero sinalo ang payong ni 666. Sumunti ko na lang masabi, malapit na IGN. Oo nga. Yun lang, yun. Si Boyet, no? Si Boyet. Maganda galawa doon. Yan ba yung si Boyet yung medyo may ano, yung para sa yung sa Jimmy? Yung reference nun? Love ko si Avery. Di ba? Shoutout kay TV. Actually, madalas ko kasi nakakasama si Roadfield. So, madalas niyang nire-re-enact si Boyet. So, medyo nakukuha ko yung banat niya. Shoutout ka pala, Roadfield. Bye-bye pala. So, yun lang. So, we'll see. Yun nga ba kaya yung ibig sabihin ng Boyet? Tingnan natin. So again, kalmado na. I guess Vanguard is taking a step back kasi may na-DC sa kanila kanina. But I think naka-reconnect naman na kasi all of them are moving. Kasi I doubt na mag-auto ano sila. Exactly. Pero well, kung na-DC man yung Esmeralda, hindi pa rin, wala namang, hindi naman masyado na layo. I mean, regarding with the network and as well with the map control, almost on par pa rin naman yung dalawang teams natin dito. So, it's up for grabs pa rin kung sino, and the third turtle, buhay na rito. We'll see kung makukuha ulit ito ng AE. Ako yung tinatampal nyo. Ba't kayo nag-aaway dyan? And Vanguard, actually eyeing this objective momentum, tama, make sure na may damage output for the turtle. Grabe yung shield ni Greedo, light na yan. Halos buo na. Pero the turtle will be secured ni Gofen. So, medyo nag-mamba out na yung ano natin, yung Aether doon. Kasi medyo... Delikado sila doon. Pero yun nga, masyadong makati dito si Green and si Gofen. Gusto ko yung ano, minsan kasi yung mga nakikita ko, mga Gusion users ngayon, they actually tend to use yung cooldown boots. Mm-hmm. Yung kulay pula. I forgot the name, to be honest. Tapos, they actually go for the rapid boots, meaning to say talagang rotation yung gusto niya. Walang iba kundi rotation. Kasi, para sa akin, early to second half ng mid game or first half ng late game, powerful si Gusion. So, isa siya sa mga heroes na balance in the sense na wala kang iintayin na minutes. Hindi mo kailangan ng gantong items kung kaya mong galawan mo. Yes, pero dito tatalon yung ating Kufrat. Mamamatay dito si Kari sa kamay ni Gufen. Ang bilis ng kamay ng Gufen. Pag-jump in yung pero mas mabilis pa sa pass si Jeyo. Nag-sprint pa. Mamba out. Concentrated energy already up for Gufen. 4-0 lang naman. Kaso hello, sabi ni Boyet. Samahan po ng Phantom State, nag-bouncing ball, pero feeling ko hindi niya kaya na i-sustain sarili niya, so babay na muna doon. Oo, medyo, buti na lang, mabilis din tumalon yung Gato Katcha natin yun. So, alam na dito ng Aether kung nasan yung pwesto ng ating Vanguard. Will they be able to push through? We'll see in a short while, pero Lord will be up on the 42nd of the match. Pa rin sobra yung laban natin dito. This match could go either way sa dalawang team. Medyo, ngayon, yung mga previews sa mga laban ng Aether, medyo...
hindi naman sa one-sided. Medyo mas mabilis silang nakaka-snowball. Itong laban na to, medyo dikit. Oo, sobra. Nakaka-catch up yung Vanguard. So I guess since dikit nga sila ngayon, it's gonna go boil down to Goofin sa side ng Vanguard and kay either, I think, kay 666. Kasi Kagura, alam naman natin, pagtapon ng payong, ubos na yung, I don't know, 60% ng buhay mo. Mm-hmm. So kailangan mag-online niya as soon as she can. Yung pakiramdaman nila dito, well, gabi. Na nito, yan. Nag-bound muna. Pero na-stand, sila na naman ang payong nag-ultimate si Gatot Kasha. But wala siyang nasalo. Nakapatay na naman kasi Goshen. But apparently, he got taken down by this show. Hello, sabi ni Yugit, pero Neutral keeps muna sa side. Yes, that's correct. Pero dito, nagsaside pa rin dito si Boyet, pero hindi niya tatamaan. Kenji will be able with the Jeep Gun. Dude, there's nothing they can do. Pero papaso, nandito na, nagigigil na si Superman. Gusto niya na, Milwatch Fury sa may pantang patlo. The follow-up will be there, pero nangangatay na nga. At Meet Your Thor, mamawala. Double kill na dito si Kagura. Triple kill na rin sa susunod. Esmeralda, Wilson, tumakbo ka na. Gamit yung kabayo mo. Yan, run, Wilson, run. Ang ganda ng initiate ng Minotaur nun, but I think hindi sila nag-audition eh. It just so happened na sobrang ganda ng pasok ng Kagura. Yes. Yung yin-yang overturn na yun, yung double kill, triple kill na yun, yun lang yung kailangan na either para mapamampout yung Vanguard. Yes, yes, that's correct. Pero ito, syempre, it's gonna be an uncontested. Pero we'll see kung makakatalon dito si Goofin. Pero I don't think he will actually try. Kasi it's too gonna be too risky. Then. Oo. Yeah, so pero dito well, sa bot lane, medyo umi-split po siyang kuya mo. Oo. Oh, well, might as well get a different objective na lang kasi since hindi naman natin kaya i-contest yung, well, it's, technically it's a level 1 lord pa lang naman. Kaya-kaya pa siyang i-depend. Yeah, so Athena Shield already up for this Galat Kasha. Gaya na sabi natin, pre, ultimate lang. Di ba kanina walang nasalo na yes. Kalaban si EJO? After nun, okay. Go Kagura, go na lang. Yeah. So, kung plan ng Vanguard yun na limitahan yung tank pool na either, that's really good kasi that's a Galat Kasha. Go. Yeah, pero dito, well, ano ah, to be honest ah, yung carry or yung marksman dito na either, though he actually not getting any kills, he's actually being able to, nakagawa pa rin siya ng gamit. Mm-hmm. In spite na medyo siya yung madalas na pinapasok ng Gusun. So, it's gonna be a problem. So, ito, madidepensaan pa rin naman to ng Vanguard, pero the map control will go to either since lahat ng towers eh mukhang mapupush na rito ng either. Alam mo kanina, nakita natin na Vanguard yung wait, hinahabol si Kenji, lahat na pinito sa kanya, immobilized pa na ako po, his HP bar is actually going down. Phantom Seed has been pop. Binatohan ng Fire. Okay. Nag-inyang overturn. Gabi naman ang burst na to. Kari able to take down this Minotaur. Pero walang tumitigil side na either. Talon, pre, talon. Vanguard. Papatay namin kayo sa isa. That is three people down on the side of Vanguard. And walang namatay sa either. And isa pang bot lane turret ang nabat ng Aether. Ito na yun. Sasalim na yun. Divine Judgment pa. Na-burst down ulit. Greed try to defend as much as he can. Nag-ultimate yung Garot Kasha. But apparently, Eren na naman ang nakuha niya. Wala na magawa si Greed. On the third na lang siya. And magbabak pa yung either dito. Piling ko huwag eh. Kaya naman nila eh. Kaya. Possible. Kaya pa rin naman. Pero in a matter of seconds na lang naman din. Medyo malayo pa. Kaya pang i-defend ito. Pero masyado na rin malalim dito si Jeyo. Three man down pa naman. Makakaputa si Greed. Medyo malabo na yung buhay niya. With a yin-yan overturn with the payong. Mamamatay din talaga. Superman will be the one to only to defend this one. At yun na nga. Makaka-defend pa rin naman dito yung Vanguard. Pero the last tier 3 tower nila will go down in the hands of KNG. At yun na. This might be a potential game on the side of Gators. Yun na nga, wait, dalawa, tatlong putik na lang yan. Pero of course, Vanguard still trying to protect their base as much as they can. Natot, lahat na lang silo ni Boy.